Alright, Happy New Year! Ito na mga kaibigan ang latest news sa Pilipinas. Daan-daang armor vehicle ng US ibinawa na sa Pilipinas. Ito na. Breaking news, grabe ito. Armor vehicles at mga attack helicopters ng US dumating na sa Subic. Pilipinas, naghahanda na kung sakaling mawala sa kontrol ang mga sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. At isa sa mga barko ng China Coast Guard na hulog ang angkla habang nakatambay sa Spratlys. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang may nagbabagang balitang nalinggo para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, abay umanap na ng pwesto. Ang magaling na mabuti upang walang mamis na impormasyon. Hello, explain. Bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang matagal ng kaalyado, mga Estados Unidos ay nagtalaga ng ilang armored vehicle at attack helicopter sa Clark Air Base at Subic Bay Freeport. Panghakbang ay sa gitna ng tumataas tensyon sa hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea at mga alalahanin sa potensyal na kaguluhang sibil sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng militar ng US, isang batalyon ng M1A2 Abrams Main Battle Tank at M2A3 Bradley Infantry Fighting Vehicles ang dumaan sa Clark Air Base kahapon sakay ng US Air Force C-17 cargo planes. Bukod pa rito, isang squadron ng AH-64E Apache Attack Helicopter ang dumaan sa Subic Bay sakay ng mga naval transport ship. Ang mga deployment ay nilalayong maging precautionary at tiyakin ang pagtatanggol sa mga pangunahing base ng Pilipinas ayon sa mga opisyal. Gayunpaman, ang tiyempo ng mga deployment ay nagtaas ng kilay dahil sa lalong nagiging konfrontasyonal ng retorika na nagmumula sa Maynila hinggil sa malawak na pag-aangkin ng Beijing at militarisasyon ng mga pinagtatalo ng pampok sa South China Sea. Alright, talaga naman. Daan-daang armored vehicle ng US ibinaba na. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. ay nagsagawa ng mas matibay na paninindigan laban sa China nitong mga nakaraang buwan. Tinatanggihan ng mga kahilingan na ito na ihinto ang mga patrol ng hukbong dagat malapit sa pinagtatalo ng bahura. May mga alalahan hindi na maaaring pumutok ang karahasan kung sakaling maging mas mapamilit ang China. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon is Captain John Kirby na ang mga deployment ay nakikipag-ugnayan sa Maynila at naaayon sa ating mutual defense commitments. Binibigyang diin niya na ang US ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa kanilang mga kaalyado sa Pilipinas at pagtatanggol sa kanilang magkakasamang interes sa rehiyon. May pamahal nagpahayag ng Beijing ng hindi kasiyahan sa hakbang na ito kung saan tinatawag ito na tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Zap. Ang China galit. Okay. Galit ang China kasi nga yung Amerika nagpadala nga ng daang-daang armored vehicle sa Pilipinas. Nagalit ang China. Alisyan na isang hindi kinakailangang provokasyon na naglalaman lamang nagpapawi ng mga tensyon. Naniniwala mga analyst na militar na ang mga deployment ng US ay nilalayong hadlangan ng anumang potensyal na hakbang ng China laban sa puwersa ng Pilipinas sa South China Sea. Ang mga tangke ng Abrams, mga sasakyang Bradley, ay makabuluhang pinalalakas ang lakas ng Pilipinas malapit sa mga pinagtatalo ng katubigan. Samantala, ang mga Apache helicopter ay nagbibigay ng pinahusi na pagsubaybay at mga kakayahan sa pag-atake. Ito ay isang malino na senyales na ang US ay nasa likod ng Pilipinas, ayon niya kay Carl Thayer ng University of New South Wales. Matagal na. May agreement kasi ang Pilipinas at saka Amerika na pag nagkaroon, okay, ng pagsalakay ng China sa Pilipinas bago gagalaw ang US. Okay? Kung halimbawa, yung pag ibig sabihin, yung pag-atake ng mga pagsabog, ganun. Yung mga bumba-bumba ng tubig, hindi pa yung makikialam ang Amerika dyan. Pero pag ang Amerika ay umatake na ng mga missile-missile, okay, pinasabog, ganyan, bago makikialam na ang China, okay? Pag umatake na ang China ng ganun, bago makikialam ang Amerika, ganun ang kasunduan. Ngayon pa man, ang iba ay nagbabala na ang mga naturang hakbang ay maaari ding maging backfire sa pamagitan ng pagudyok ng labis na reaksyon mula sa China. Maaaring mapilitan ng Beijing umano na kumugon ng militar upang mapanatili ang mapilit nitong postura. Kailangan mag-ingat ang magkabilang panig na huwag palakasin ang mga tensyon sa pamagitan ng lumalalang pagpapakita ng puwersa, sabihan ni Greg Pauling ng Center for Strategic and International Studies. At malitang abroad, F-16 ng US bigla na lang bumagsak sa South Korea. Oh, tama yan, noong nakaraan, kasi nga nag-malfunction yung fighter jet ng US kasi naggumagawa silang military drill doon, okay, sa South Korea. E biglang bumagsak. Ayan na, tama ito. China ay tinuturong dahilan. Isang U.S. Ay, ano yun?
malpangsyon, hindi US Air Force F-16 fighter jet ang bumagsak sa Yellow Sea sa baybahin ng South Korea ngayong araw ayon sa mga opisyal. Ligtas na lumabas ang piloto at nailigtas ng walang malubhang pinsala. Gayunpaman, mabilis na sinisisi ng China at North Korea sa insidente. Ang single seat na F-16 na nakatalaga sa 8 fighter wing na nakabase sa Kunsan Air Base, timog ng Seoul, ay nakaranas ng hindi kilalang in-flight emergency bandang 8:43 AM lokal na oras nito. Ang piloto ay nag-launch mula sa base sa isang regular na misyon nang pagsasanay ng lumitaw ang mga problema na pinipilit ang isang ejection. Naharap ng mga otoridad sa dagat ng South Korea ang piloto sa Yellow Sea at dinala sila pabalik sa base sa isang matatag na kondisyon. Hindi pa binubunyag ng mga opisyal ang sanhi ng pag-crash na nagsasabi na ang mga pagsisiyasat ay isang... Malfunction ang ano, hindi siya binanatan talaga. Nag-malfunction ang fighter jet. Kaya bumagsak. Pero yung itong ano... Daang-daang armor vehicle ng US ibinaba na sa Pilipinas. Ay ito na ito. Ito na ito. Naghahanda na talaga. Okay, continue lang ha. Sinasagawa pa. Gayunpaman ang tagapagsalita ng Ministeryo ng Panlabas ng China, Mrs. Zhao Lijian, ay umano'y walang ebidensya na ang pag-crash ay dahil sa mapanganib na pag-uugali ng militar ng US na nagpapataas ng mga regional na tensyon. Sa Pyongyang, inakusahan ng isang tagapagsalita ang US ng walang ingat na mga provokasyon malapit sa Korean Peninsula. Ang dalawang bansa ay nag-lap-up ng mga pagsasanay militar sa Russia at sa isa't isa nitong mga nakaraang buwan. Inuri ni Colonel Matthew Gaetke, commander ng 8th Fighter Wing, ang mga pagsisikap sa pagsagip ng mga puwersa ng South Korea. Kami ay nagpapasalamat sa ligtas na pagbawi ng aming airman ng aming mga kaalyado sa Republic of Korea, bukna ang mga piloto ay nasa mabuting kalagayan, sabi niya. Ang F-16 ay isang single-seat multi-role fighter na naging mainstay ng US Air Force. Tama yan, tama. Okay. Para sa loob ng ilang dekada, ang Kunsan Air Base ay ang nagsisilbing pinakamalaking base ng hukbong panghimpapawid ng US sa ibang bansa na may mga F-16 at iba pang mga sasakyang panghimpapawid ng kadistino dito. Ang pag-crack... Ano ito eh, si Terong Explain, si Pinoy Mystery ito. Ito yung channel ni ano ito, nire-review ko lang. Terong Explain, si ano ito, Pinoy Mystery yung totoo ba? Okay. Totoo ba ang anghel na bumaba sa lupa? Mayroong naniniwala. Marami naman ang nag-iinala. Ang tanong, totoo ba? Yan na yun. Siya yun. Continue lang. Crash ay dumating sa gitna ng tumataas sa tensyon habang North Korea ay nagsasagawa ng hindi pa nagaganap na bilang ng mga missile tests ngayong taon. Bilang ang pinakamalaking ICBMs nito, ang US at South Korea ay tumugon ng may pagpapakita ng puwersa kabilang ang pag-deploy ng nuclear-capable B-1B bombers malapit sa DMZ. Gayunpaman, pinagtatalunan ng mga kritiko ang agresibong retorika at ang mga aksyon ay nagsasapanganib sa maling pagkakalkulasyon habang nagpapatuloy ang mga pagsisiyasat sa dahilan ng pagbagsak, babantayan ang mga tagamasidang anumang paglala ng retorika ng rehiyon sa nasabing insidente. At para sa ibang mga balita, isa sa mga barko ng Chinese Coast Guard na hulog ang angkla habang nakatambay sa Spratlys. Sa isang hindi inaasahang pangyayari... Nahulog ang angkla, talagang siya nadya yun. Nga kasi nga yung China Coast Guard ay ang ano, barko kasi yan. Pag tumatambay, hinuhulog talaga ang angkla niya. Hindi yun aksidente. Talagang sinadya yan ng China para doon tumambay. Okay? Kailangan kasi ang angkla, nakaganon sa lupa yan eh. Doon sa ilalim ng dagat. Oh, sabi nila ay, yun nga, sabi nito, aksidente daw. Pero sa tingin ko, hindi aksidente, sinadya yan ng China na doon talaga magtambay. Spratly Island, ganun. Alam naman ng China, may mga bagay-bagay na may mga plano-plano, ha? Barko ng China Coast Guard ay natagpuan ang sarili sa isang medyo nakakahiyang sitwasyon habang ito ay nagbababa ng angkla sa mga regular na patrol sa pinagtatalunang Spratly Islands. Ang insidente na naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea ay nagtaas ng kilay at nag-udyok ng madali ang pag-atras ng mga tripulante upang maiwasan ang higit na kahihiyan. Alright, maikli naman ito mga kaibigan. Ito na nga, pero balik tayo, ha? Daang-daang armor vehicle ng US ibinaba na or dumating na sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ito ay bigay or regalo or paggamit lang. Ganun na rin yun. Basta sa Pilipinas na, hindi na ibabalik sa US. Ganun yan ang Amerika. Pag nagpadala yan ng mga, pwera lang mga warship, okay, binabalik yan. Pero yung mga military armor vehicle, pag dinala na yan, parang yung ano, sa Iraq, okay? Yung mga dipinadala doon ng Amerika kasi tinambay na. Hindi na binalik sa US, ganun. Dami pira ang Amerika eh. Kaya itong daang-daang armor vehicle ng US ibinaba na sa Subic. Ay, tunay ito. Okay, bigay na ito ng Amerika. Okay? Ganito na lang mga kaibigan.
Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.